Una, hindi ko matanggap. Ang hirap tanggapin. Na-realize ko na wala naman ako magagawa. Kahit anong paraan, kung hindi naman itutulot ng Diyos, wala rin ako magagawa. So sabi ko, tanggapin ko na lang yung katotohan. Talagang ganito, nangyayari, destiny ito. Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang episode 361 sa ating series sa pagbisita sa libingan ng mga sikat. Sa yugtong ito, tayo nagbalik at bumisita sa Manila Memorial Park sa lungsod ng Parañaque upang pagpatuloy ang ating paghahanap ng mga kilalang individual gaya ng ating mga bayani, dating artista, mga awit, politiko, atleta at mga negosyante na nakalibing sa bahaging ito ng Timog Metro Manila. Halika't sumama kayo upang muli nating sariwain, pagdiwang ang buhay at bisitahin ang uling hantungan ng isang dating action star at character actor na binansagan rin bad boy in Philippine action films. Ang Manila Memorial Park ay ang pinakamalaking cemetery sa bansa. Ito ay unang na-develop noong pang 1964 na may sukat na 128 hectares. Taong 1985 nang nilunsad ng Manila Memorial Park ang kauna-unahan at modernong cremation facilities sa bansa. Ang Manila Memorial Park ay nagsisilbi ring libingan ng maraming pumanaw na prominenteng tao sa lipunan. Matatagpuan sa gitnang bahagi ng park sa Lakeside Lawn Section ay ang uling hantungan ng dating sikat na character actor at action star na si John Regala. Si John Regala o John Paul Guido Butcher Scherer sa tunay na buhay ay sinilang noong 12 ng Setyembre taong 1967 sa Maynila. Si Regala ay anak nila Mel Francisco at Ruby Regala na pawang mga artista noong dekada 60. Si Regala ay lumabas sa maraming mga pelikula at action drama sa telebisyon sa loob ng mahigit 30 taon mula pa noong 1985. Siya ay unang lumabas noong taong 1985 sa pelikulang Anak ng Tondo na pinagbidahan ni Rudy Fernandez kasama si Marian de la Riva. Ang ilan pa sa kanyang mga pagganap sa pelikula at programa sa telebisyon ay ang 1986 batch ng That's Entertainment, isang TV variety show na pinalabas sa GMA7 na pinangunahan ni Kuya Germs bilang program host. Sana kayong lahat. Jan! Ay! Tumangkat ka! Oo nga eh. Jan, may sasabihin sa'yo si Jenny Lynn. Ano yun? Ano? Jenny Lynn, excited ako marinig. Girls belong where they can fly. I go. The Fatima Buen Story na pinagbida ni Chris Aquino kasama si Zoran Legaspi kung saan siya ay nagkamit ng parangal bilang Best Supporting Actor sa 1995 Gawad Urian Awards. Pilay ka rin pala, pare. Pustahan tayo, pare. Di isang manalo ng barko, mauna ka sa akin sa impyerno. Panalo ako. 1996 Pamilya Valderrama na pinagbida ni Philip Salvador kasama si Nanette Medved kung saan siya ay nahiram bilang Best Supporting Actor sa 1996 FAMAS Awards. Tama na! Tandaan mo to. Ulitin ko sa'yo! Wala siyang kwentang ama! Wala! Wala kang kwentang kapatid! Mamatay kayo lahat! Tandaan mo rin to. Ako mismo ang lalagot sa ugat na nag-uugnay sa ating dalawa. Taong 1997 nang si Regala ay gumawa ng pelikulang Askal bilang aktor at direktor nito kasama sina Beth Tamayo at Mikey Villanueva. Wala kayong matrasa sa akin. Isang tao lang ang kailangan. Igubahan nyo pa rin nyo. Ano pang iniintay niyo?
Manila Kingpin The Asyong Salonggo Story na pinagbidaan ni George Estregan kasama sina Roy Vinson at Choco Diaz, kung saan siya ay nahiram bilang Best Supporting Actor sa 2011 Metro Manila Film Festival at 2012 Film Academy of the Philippines. Alam mo, boy, hindi ko nasakop ang mga bilyaran ngayon. Anong pinaplano mo ngayon? Tiwala ka ba sa akin? Ang samahan na ating binuo, hindi ko ipapatalo ng ganun-ganun. Ang kanyang limpagganap ay noong taong 2019 sa pelikulang OFW The Movie bilang si Tatay Mando na pinagbidani na Rafael Rosell, Sylvia Sanchez at Diane Medina. At umiiyak, Tay. Hindi ko mapasin na magkakamit ko. Ano na tayo? Pauna-pauna tayo sa utang. Bahay na kasala. Pera lang yun, Tay. Kayang kitain yun. Basta importante. Malakas ka, ha? Kalauna ng karera ni Regala sa showbiz ay tumamlay, bunga ng pagkalulo nito sa droga. Noong Agosto taong 2020, si Regala ay nasuring may liver cirrhosis. Siya ay pumanaw ng 3 ng Hunyo taong 2023 dahil sa atake sa puso sanhi ng komplikasyon sa kanyang liver at kidney. Siya ay 55 taong gulang. Kasama sa puntod ni Regala ay ang kanyang ina at dating actress na si Ruby Regala o Susan Gregorio sa Tunay na Buhay na una na nating binisita noong taong 2020 at mapapanood dito sa Film sa Taas. Sa mga susunod na yugto, pagpapatuloy natin ang pagbisita dito sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Abangan sa channel ito at magpo-post din kami ng iba pang mga bagong video sa pagdalaw natin sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Salamat sa panonood at patuloy na pagsuporta. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel ito at magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga na mayapang sikat at iba pang personalidad.